kuryente at masagana raw para sa pagnenegosyo ang taong 2011, mga astrologer. Eh, ano-anong negosyo naman kaya ang papatok ngayong taon? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Bukod sa pagiging full-time na empleyado, negosyante rin si Ken Enda. Pinasok niya ang food cart business nitong 2010. Pandagdag kita sa kanyang buwan ng sweldo bilang ahente. Minsan naman wala naman akong ibang ginagawa sa extra time ko. Instead of doing stupid things, kailangan na lang siguro business na lang. Stir-fried noodles, scramble at siomay ang ilan sa mga nausong food cart business ngayong 2011. Pagkain pa rin daw ang isa sa mga papatok na negosyo ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Bukod kasi sa pangunahing pangangailangan ng pagkain, lumalaki rin ang populasyon ng Pilipinas. Pati iba't ibang klase ng inumin, papatok din daw lalo na sa summer. Kung first time mo magnegosyo, maaari ka mag-franchise, isang sistema kung saan kumita na ang negosyo o bumenta na ang produkto o serbisyo, kaya madaling sundan at palaguin. Sa halagang 21,888 pesos, maaari na makapagsimula ng isang collapsible food cart business. Depende sa pwesto, maaaring kumita ng 3,000 hanggang 5,000 pesos kada araw. Yung ating profit is mataas. At the same time, mababa yung capital natin. Sa franchise is hanapan ng magandang pwesto para mabilis yung ROI. Magiging hit din daw ang mga negosyo na may kinalaman sa kalusugan. Halimbawa, ang spa business. I have a good friend. He operate a spa. The first 2 years, nahihirapan siya. Ngayon, when people go there, they have to fall in line. Because people believe that it will help the circulation of the body. And since most people are health conscious. Dahil marami na rin naglipa ng spa ngayon, mahalagang magdagdag ng bagong serbisyo, tulad itong tinatawag na bedrock bathing mula Japan, na nakakatanggal daw ng pananakit sa katawan sa pamamagitan ng paghiga sa mainit na bato. Marelax sila dito, tapos mga body pain sila matatanggal. Para mas lumaki ang kita sa darating na 2011, mayroong mga negosyo na maaaring pagsamahin. Tulad itong spa na mayroong katabing salon kung saan matapos magpamasahe, maaari na rin magpaganda at magpagwapo ang mga customer. Tandaan lang na hindi lahat ng negosyo agad kikita. May pagkakataong maaaring malugi, kaya naman kailangan din ng puso ang pagninegosyo. Pag-isipan nyo rin kung anong gusto nyo yung passion nyo, kung anong gusto nyo i-business, kung ano pong food. Lahat naman ng business dapat tinututukan natin eh. Kasi hindi magsasaksit ang business kung papabayaan lang natin. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.